Kamusta mga tol? Kapuna-puna yung dalawang magandang nilaro ni Jordan Kuminga laban sa Lakers mga tol ha. Ang tanong natin eh, breakout season na kaya niya ito? Ay tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Okay game. Yung unang laro laban sa Lakers ha. 24 points, 8 out of 14 sa field goals, 4 out of 8 sa 3 points, 8 rebounds, 4 assists, 2 blocks at 5 turnovers. Pangalawang laro naman laban sa Lakers din, 26 points, 9 out of 12 sa field goals, 3 out of 5 sa 3 points, 3 rebounds, 3 assists, 2 steal at 3 turnovers. Samantalang last year mga tol no, nag-average lang siya ng 9.9 points per game sa 20 minutes kada laro. So sign na ba yan mga tol? Na breakout season na kaya ito ni Jordan Kuminga? Yung unang-unang kapansin-pansin para sa akin ha, eto yung shooting niya sa 3 points. Kasi yung total niya sa dalawang laro 7 out of 13, mataas eh no, 54% sa 3 points. Kasi last year 37% naman siya sa 3 points. Dito sa preseason, mapapansin mo, ganyan, no? Sa kanya yung play, Odon Lambot execution, eh, no? Nag-under the screen pa nga yung bantay, kaya tinira na nga niya sa 3 points. Patay ka naman dyan. Kaya ba, tingnan niyo, oh, si Lolo Bro, nakala niya ata, si Westbrook yung binabantayan niya, eh, oh. O ba nga tinatapad lang bumantayan, layo kasi, oh. Simple-simple lang yung pasa, libre tuloy kagad sa 3 points. Patay ka dyan, lo. Misa talaga si Lolo Bro, mga tol, natutulog talaga sa defensa. Yan, tingnan niyo, oh. Ganun talaga, mga tol, kapag tumatanda na, nagigi-antukin na talaga. Yan, oh, dak-dak. So mapapansin mo, talagang kumpiyansa na si Jordan Kuminga sa 3 points niya, no? Hindi na nagdadalawang isip pa eh. Pag na-open, tira na kagad sa 3 points. Yan, maganda yan mga tol. Actually mga tol, ngayong season ha, gusto kong makita na tumira siya ng at least 5 3 points kada laro. Tingin ko kasi mga tol, importante kasi yun eh, na ganun karami tira niya this year. Dalawang attempts na kasi per game tinitira niya last year. O ayun naman tayo, yung like mo ha, alam mo na yan. Pindutin mo na yan bago ko pakuhanin yung pamalo ko. Mag-like ka na! Now, ito, dito naman tayo mga tol, sa mga salaksak. O yan, kayo, ano masasabi nyo dyan? Para sa akin kasi ha, kaya kita nyo yan, no? Ganyan ang depensa eh. Tapos, isiningit niya dyan, ang sikip eh, no? That's a disaster waiting to happen. Wow, social na social ako dun, naulitin ko nga. That's a disaster waiting to happen. Nice naman. Pero pumasok yung tira niya dyan, mga tol, ha? Pero pilit na pilit talaga. Akala ko nga si Kobe para siya sumasalaksak eh. Nagagets yung ako mga tol. Ang style kasi ng salaksak niya ganyan no. Parang hindi nagbabago eh. Pwersado pa rin eh no. Pero yun, naipasa naman niya yan. Tapos ayan, napunta kay Caruso. Tinirin 3 points. Ayan, tinan niyo oh. Pumbesto kagad siya sa rebound. Nice naman. Napunta back tuloy niya yan. Kasi para sa akin, ito dapat yung strength nito eh no. Bata na athletic na mabilis. Pero yan, tinan niyo oh. Alanganin talaga eh. Pero yun, si Baby Back Ribs pa. Itinawagan ng Paul eh no. Pero kita niyo naman, di ba? That's a disaster waiting to happen na naman. Kung ako yan, ako yung referee dyan, tatawagan ko na offensive ball yan eh. Padiretso kasi talaga sa bantay yung salaksak niya eh. O yan pa, tinan nyo, nagka-switch. Si Davis Salon yung bantay niya, di ba? O tinan nyo, drive niya, o. Padiretso na naman talaga kay Davis Salon eh, no? Eh, natapikan pa nga, nakuha niya ulit. O yun na nga, nagka-disaster na nga, tapo ng sabaw. So siguro kailangan niya mas magkaroon pa ng control sa mga salaksak niya eh, no? Hindi sana ganyan. Puro ganun yung ginagawa niya eh. Salaksak niya, padiretso mismo sa bantay niya eh, oh. Madali siya matatawagan ng offensive foul kapag ganyan. Para tuloy na sasayang yung lakas at bilis niya mga tol eh, no? Okay pa, tingnan nyo, oh, padiretso na naman sa bantay, di ba? Nice defense na naman sa kanya. Nakikot naman, yan, open tuloy, 4-3, tungkap naman. Eto, dito, maganda namang ginawa niya rito eh. So malaksak siya, eh nandun si Lolo Bro, nakaabang. Nag-step back jumper siya, oh, nice naman, patay ka dyan. Eh kasi mga tol, no? Tingnan nyo yung kaya niyang gawin kapag nakabuelo siya ng maganda. Ayan, ganyan, oh, lakas, oh, tak-tak! Ganyan ang kaya niya gawin mga tol ha, kapag nakabuelo, pag nakabuelo lang. So dapat magamit niya palagi yung dribbling skills niya, di ba? Hindi yung ganito para sinasagasaan niya palagi yung bantay niya eh. Malamang kapag ganyan tatawagan pa nga siya ng festival dyan eh. Pero hindi ko sinasabing walang kwenta yung 24 points niya mga tol ha. Pero kung sa mga ganyan tira mo nakukuha yung 20 points per game mo, tingin nyo sustainable ba yung ganon? Para sa akin kasi hindi eh. Pwersado kasi masyado eh. O yan pa, tingnan nyo, oh, napaposte naman siya kay Davis Salon. Tingnan nyo yung move na ginawa niya. Lang yan, napakahirap talaga eh, no? Nag-dribble siya, palayo, tumakbo palayo. Tapos tatalon, palayo rin, by the way. Ang hirap-hirap eh. Ayun, buti naman, sumabit si Davis Salon. Paul ka dyan. Bihirang-bihira ako nakakita ng ganito mga tol ha. Yung galing sa katak-tak. Pero baka kasi mga tol, kasi pre-season pa lang to eh, no? Siguro dito, binibigyan siya ng wires na maraming pagkakataon para umatake ng diskarte niya. Tapos ito pa mga tol ha, meron siyang nagawang total na 7 assists sa dalawang laro. Ayan yung isa, oh, off the ball screen kaya kay Thompson, sakto lang yung pasa niya, oh, libre tuloy yan, oh, patay ka dyan. Ito pa isa, poste naman siya dito. Tapos ayan, off the ball screen, pin down screen na naman kaya kay Thompson naman. Kita na naman ang bakal, 4-3, kumalog naman yan. Tsaka ito na naman, yung alanganin na naman siya laksak niya, oh. Tapos biglang inikot kay Moody, eh bad mood game yan, nag-away ang kahapon ng jowa nila eh. Ayun, tukap tuloy yan. So nakakapasa naman mga tol, galing doon sa mga alanganin na salaksak niya. O yan pa isa, open na naman si Peyton naman, 4-3, nakutungkap din. At meron pang isa, careless naman yung pasa niya. Ayan, tinan nyo, oh. Tinan nyo na lang, oh. Tapa, ano sabaw. Diyan pa lang, eh, oh. Nakaharap na yung bantay. Hindi pa niya na ipapasa, eh, oh. Pero ipinasa pa rin niya. Napakadaling agaw naman yan, tol. Kahit ako, takwarits na ako, maaagaw ko yan, eh.
So yun yung mapapansin mo talaga dito mga tol ha. Oo, nakagawa siya ng 7 assist sa 2 laro. Pero ilan ang turnovers niya? 8 turnovers eh. O yan, tingnan nyo mabuti. O, fast break, di ba? Nakapwesto na ang depensa. Pero ginawa niya, sinalaksak pa rin niya. Ayan, naipit tuloy siya, o. Tapos tumanong siya para tumira, pero walang tire. Kaya pinasa na lang niya. Yung tapo na naman ng sabaw. Yan, mga tol, ha? Huwag nyong gagawin yung ganyan. Iwasan nyo yan. Yung tatalong kayo, tapos last minute, papasa nyo. Diyan, ako nang sisermon na palagi na coach ko dati. Kasi sabi niya sa akin, kapag tumalon ka, less than 1 second, kailangan mo na magdesisyon kung ititira mo ba o ipapasa mo. Kaya huwag na huwag kang tatalon, tapos tsaka ka maghahanap na papasahan, todas ka doon. Pero pwede kang tumalon kung alam mo na talaga kung saan mo dapat ipasa. O lesson na naman sa inyo yan, ha? Pero dito mga tol ha, masipag naman siya rumibound. Eh tinan nyo, ganyan no. Pumapasok talaga kagad siya para rumibound eh no. Ay natipin pa nga kahit nasa loob pa ng butas yung bola eh. Kahit doon sa last 40 seconds sa pangalawang laban, lamang ng isa yung Lakers. Tinira na kakapin niya. Pero ang malamang na hindi nyo nakita, eto o tinan nyo oh. Nung kumat siya, kinain niya kagad yung space. Eh kita nyo, hinarangan niya kagad eh oh. Kaya ang ganda tuloy ng pwesto niya sa rebound. Ayan oh, nice oh, natapik pa niya, taas niya eh oh. Kaya naapot pa patuloy nakakapin niya. Tapos ayun, paubos na yung oras, lamang sila ng isa. Kaya finaw na lang siya, na ipasok naman yung 2 free throw. Kaya nanalo pa sila dito. Tapos yung isa pang malamang na hindi nyo napansin mga tol, eh yung 4 yung pwesto niya ha. 6-7 lang to mga tol ha. Pero pinagpa-power forward siya ni Coach Kerr. Kaya tinan nyo, oh, si Victor Wood yung kabaksot niya eh oh. Okay naman yung baksot niya talaga eh. Malayo lang talaga yung talbog eh. Ewan ko ba dito sa Warriors mga tol kung bakit trip nila palagi small ball eh no. Kaya malaki tuloy palagi yung kabaksot niya eh oh. Yun, nakuha na naman tuloy siya dyan. Kaya si Lolo Bron naman yung tao niya dito. Sobrang dikit eh no. And layo-layo pa ni Lolo Bron. Tapos yung sumundot pa nga. Ano sabi ko rin dati, kapag sumundot ka hindi mo na agaw, may iwan ka talaga. Yan nakashoot rin si Lolo Bron. Iwas sundot mga tol ha. Gamitin nyo palagi yung legs nyo para makasunod kayo. Ay, tulad yan, tinan nyo oh. Ayun, napaapak si Lolo Bron sa guhe. Tapos umito yung referee. Prrrr, step in ka tol. Tapos nagreklamo si Lolo Bron. Ha? Ano step in ka dyan? Nakasapatos ako ah. Pero yun ba talaga yung gusto gawin ng Warriors mga tol? Gawin power forward ito si Jordan Suminga? Eh kasi small forward talaga yung tingin ko dito eh. Parang hindi kasi tama sa skills niya yung gawin siya power forward. Pero yan dyan, tingnan nyo oh. Siya yung tumulong kay Davis Salon, diba? Binutaan niya sa likod, baon sa pasitan. O ano, nag-like ka na ba? Ha, hindi pa rin? Teka nga, asa ba pamalo ko? Pag-like ka na ha, isa, dalawa, pag-like ka na! So madalas ginagawa niya ganyan mga tol oh. Namemeresyo siya palagi sa depensa. Pero sino yung tao niya? Si Victor Wood nga, ang laki eh oh. Parang medyo lumaki ata katao nito ngayon no. Ayun, wala na nga siya nagawa. Mismatch nga kasi. O yan, si Lolo Bron na naman, pinapresyo na naman niya, di ba? Sige, dikit mo, tol! Ayan, nagkabanggaan tuloy ng tuhod, tumba si Lolo Bron. Ako, dahan-dahan lang pagbabantay, tol. Pag tumatanda na, lumulutong na mo to, kaya mag-ingat ka. Pero tama yung ginagawa niya na yan, mga tol, yun na may pressure siya. Kasi kung bilis lang ang pag-uusapan, mabilis naman to eh, no? Dapat talaga kaya niyang gawin niyang ganyan. Eh, nakarewon pa nga. O yan, paisa, pressure na naman siya, o si Victor Wooden naman. Pero yun, in-screenan, nagkalituhan tuloy sa switch, nalibre to si J-Lo, 4-3, patay ka dyan. Tsaka ando pa rin yung dati kong comment mga tol, naalala nyo ba? Yung parang hindi nakaready yung stance niya, tulad niya, tingnan nyo, nakatayo lang eh oh. Eh bigla tuloy pinasa sa tao niya, ayun buti naman nakadikit pa siya. Tsaka yung minsan mga tol yung napasing ko, parang kulang sa tulog eh, lutang eh. O yan, tingnan nyo kung saan siya nakatingin. Doon pa rin, si may hawak ng bola, diba? Lutang talaga eh no. Eh si Victor Wood yung bantay niya, lumalayo na, 3-pointer yan. Eh tuloy oh, patay ka dyan. Tapos ayan, lopo si Lolo Bron. Dumoble si Moody ni Bad Moon ngayon kasi nag-out sila ng jowa niya eh. So kapag ganyan mga tol, no, ano ang dapat niyang gawin? Saan ba yung pwedeng ipasa ni Lolo Bron? Ang normal na ginagawa ng depensa dyan mga tol, gumigit na sila doon sa 2 nakadilaw sa labas. Kaya tuloy oh, late tuloy siya sa rotate, open tuloy yan, patay ka dyan. Oh, ito pa, tingnan nyo mabuti to ha. Lutang talaga to eh. Bumababa, parang nagyagyaging lang sa lunete eh oh. Samantalang ahead pa sa kanya yung bantay niya si J-Lo, eto eh oh. Ayun, bigla tuloy binilisan ni J-Lo, easy layup tuloy yan. Sobrang alam sa vitamins. Hindi pwedeng ganyan mga tol, yung lutang ka kahit minsan lang, hindi pwede. Kailangan talaga palagi nakafocus ka sa laro. Isang pagkakamali mo lang kasi, makashoot yung kalaban nyo ng 2 points, eh paano kung natalo kayo, isa lang labang, anong gagawin mo? Eh di hindi ka nakakatulog ngayon. So yun mga tol no, oo 26 points tsaka 24 points ang iniscore ng Jota Suminga sa 2 laro laban sa Lakers. Pero tingin ko mga tol ha, hindi pa rin to magbe-breakout season ngayon eh. Alam nyo kung bakit? Una kasi, hanggat nandiyan si Doraemon, hindi magkaka-breakout season si Jota Suminga. Eh kasi diba, power forward nga siya ginagamit ng Warriors eh oh. Eh sino ba ang 4 nila kadalasan? Si Doraemon tsaka si Andrew E. Kaya for sure, off the bench pa rin siya, baka 20 minutes per game pa rin this season. Tapos mga tol, alanganin talaga yung pinapalaro sa kanya eh no, 4 yung position eh. Dahil gusto na naman mag-small ball ng Warriors, gusto palitan palagi eh. Ayun, malaki tuloy palagi, tinatauhan niya si Depensa na medyo nahihirapan talaga siya.
Tsaka yung pinakita ko kanina, di ba, yung focus niya minsan nawawala pa rin talaga eh. Kailangan talaga ma-improve niya yon para makaiwas siya sa mga pagkakamali. Kasi ito sinasabi ko sa inyo mga tol ha, kung ako nakikita ko yan, eh panigurado nakikita rin ni Coach Kerr yan. At syempre, kailangan niya rin i-improve yung mga salaksak niya kasi nga minsan talaga harabas eh, no? Walang control eh. Para sa akin, yung style ni Kobe Parash, yun nga parang ganun siya eh. Yung parang accident waiting to happen palagi. Pero mabuti naman, mukhang nag-improve na yung 3-point shooting niya at masipag naman siya palagi, rumibound. So yun mga tol, para sa akin, marami pa talagang kailangan i-improve ang batang ito eh. Kaya tingin ko, halos pares lang siguro ang ilalaro nito sa nilaro niya last year. Tataas lang siguro ng konti yung puntos niya, baka 12 points per game na siguro ngayon. Eh kasi mga tol, meron talaga mga players eh, no? Kapag nasa first five sila, mas maganda yung nilalaro nila. At tingin ko, isa to sa mga ganun. So hanggat off the bench to sa Warriors mga tol ha, malamang hindi talaga lalabas ang tunay na galing nitong batang to. Eh tanong natin, magiging first five ba siya dito sa Warriors? Eh kakabi niya si Doraemon at si Andrew E. Malamang hindi, di ba? Kaya hindi pa rin to magbe-breakout season sa tingin ko. Pero mga tol, ilagay mo to sa ibang team ngayon na puro bata pa. Siguro sa Detroit, baka 15 to 20 points na gawin nito per game kahit ngayon pa lang ha. O ay na pang himagas, mag-like kayo mga Eternity Step Aside.